Magandang umaga po sa bawat isa. Yes, God. Masaya ba kayo? Nandito kayo sa iglesia ngayon. Praise the Lord. Magandang umaga rin sa mga kapatiran natin na sa kanilang tahanan. Siguro bago tayo magsimula, magbatian muna tayo. Medyo hindi, wala tayong kamayan, pero lingunin natin ang bawat isa at pag-uulan. Praise God. Alam mo nung ako'y nag-aaral pa, mga elementary grades pa ako, kadalasan ang ginagawa ng mga teacher, yung mga matatalino ay nasa harapan daw nakaupo. Oo. Di ba? Mga matatalino sa harapan pinapaupo. Kaya sino sa inyo yung matatalino dyan? Kailan? Baka maraming bakante dito sa harapan, baka pwede tayong umupo sa harapan. Ha? Ah, wala na. Uupo tayo ayon sa... Praise the Lord. Hallelujah. Pero palagay ko dito, susunod kayo. Tatayo tayo lahat. Hallelujah. Manalangin tayo sa Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amang banal sa umagang ito. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, at pinapasalamatan ka namin dahil sa iyong kabutihan, dahil sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, na sa kabila ng mga kalamidad po, Panginoon, na aming nararanasan, Lord, ang iyong mga kamay ay nariyan para sa amin. Hinawakan niyo po kami. Niligtas niyo po kami po, Panginoon, sa gitna, Panginoon, ng bagyo. Kaya salamat, Lord. Wala kaming ibang masasabi kundi pasasalamatan ka, purihin ka, at sasambahin ka po, Panginoon. Kaya sa umagang ito po, Panginoon, Lord, muli po, Panginoon, sa aming pagdulog sa iyong harapan, muli po, Panginoon, katagpuin mo ang bawat isa po, Panginoon. Muli mong ipadama ang iyong pagmamahal. Muli mong ipadama ang iyong presensya sa bawat isa. Batid niyo po ang aming mga kalagayan. Alam niyo po ang aming mga nararamdaman. Kaya sa umagang ito po, Panginoon, sa aming pagpupurit panambahan, Lord, malaya kang kumilos sa aming kalagitan. Sa mga mayroong may sakit o mayroong karamdaman po, Panginoon, maging ito man sila po, Panginoon, ay nasa kanilang tahanan, o Diyos, Lord, minsan pa, iunat mo ang iyong mga kamay at abutin ang bawat isang mayroong karamdaman at ibangon niyo po sila sa balik ng karamdaman, Lord. Lord, salamat sa iyo po, Panginoon, sa umagang ito. Pabayaan niyo po, Panginoon, na ikaw ang aming nasamba, ang ikaw ang aming maluwalhati, at ikaw ang may taas sa aming kalagitnaan. Salamat po sa iyo. Sa iyo ang papulit pa salamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Magpakailanman
Magharika, O Diyos, ngayon at kailanman.
Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe, we live for you. Heart and
For your presence, Panginoon, sa umagang ito. And Lord, dinadalangin po namin na patuloy po ikaw kumilos sa aming kalagitnaan, Lord God. Lord, dakila ka at karapat dapat kang papurihan. Sa iyo lamang, Panginoon, lahat ng papuri, pasasalamat, pagluwalhati, tanging sa iyo lamang, Panginoon, sa hari ng mga hari, dakila ka, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Minsan pa nga po, sumigaw po tayo ng malakas na hallelujah para at sa ating pong Diyos. Hallelujah! Amen. Karapat dapat po talagang papurihan ang ating Diyos, hindi lamang po tuwing Linggo, kundi sa araw-araw po nating buhay. Amen po? Amen. Okay. Meron po tayong mga iilang announcements po. Tinatawagan po natin ang ating mga ang college district, ang mga young people, a youth. Meron po kayong pagtitipon ngayon. So join the fun today. As a senior high and college students, we'll have fellowship and games. At ang title po ng inyong pagtitipon ngayon ay Game On. So game na ba ang ating mga young people? And of course, ang ating pong history makers, you're going to spend overnight po. Magsispend kayo ng overnight sa Boso-Boso Highlands Resort sa November 25, 5 p.m. Antabayanan na lamang po ninyo yung mga further details, yung mga ilan pang detalye na maaari pong ipadala ng nung nag-coordinate po ng ito pong event na to para sa ating history makers. And then magkakaroon po tayo ng ZEC at ang title po ay Women in the Bible. Ito po ay magaganap sa November 18. May poster, Women in the Bible. Yan, Women of the Bible. So that's on November 18, Friday po, 7 to 10 p.m. At sa November 19 naman po, ay Sabado po yan, 4 to 7 p.m. Magkita-kita po tayo dito sa sanctuary. At ang last quarter po para sa mga kababaihan naman. So that's, ang Nobyembre pala ay parang buwan ng mga babae, no? Kasi Women of the Bible sa ZEC. At magkakaroon po ang mga kababaihan, meron po tayo ulit Women's Fellowship. Ito po ay gaganapin natin sa November 27, Linggo po yan. At meron na pong free lunch, so mangyari lamang po na mag-register po tayo. So ang gaganapin po natin yan, 1 p.m. hanggang 3 p.m. po. So dito po yan, face-to-face, ang ating special feature po ay si Deborah. At marami pa pong surprises. Lahat po ng mga nakaraang Women's Fellowship, tulad po ng mga nakalipas na Women's Fellowship, may mga surprises po. Tama po ba? Nag-enjoy ba ang mga kababaihan na umattend noon? So, meron pa po tayong inihanda para sa inyo. So, mag-register lamang po sa usher, excuse me, on duty. At para po sa mga ilan pang announcements sa mga darating na Linggo, we will have that po. And of course po, huwag niyo pong kalilimutan, paalala po pala,
So, ang communion po natin ay next Sunday. So, hindi po natin gaganapin ngayon. Communion po natin ay next Sunday. Please prepare po your communion elements. And of course po, Dawn Watch every Tuesday, Martes, Webes at Sabado simula alas 5:30 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Bukas po ang ating simbahan para po sa lahat na makatipon, na makaniig po ang ating Diyos. And of course po ang ating prayer night every Wednesday po at 7 p.m. So ihanda na po natin ang ating mga puso sa pagbibigay po sa ating Diyos. Papupuri, pasamba, tanging sa'yo lamang Diyos na makapangyarihan magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino God, hiniling ko ang bawat isa na tumayo. Ipanalangin natin ang mga ating mga kaloob. Tumayo tayo lahat. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Panginoon, sa umagang ito, patuloy ka naming pinupuri at pinapasalamatan dahil, Lord, naging tapat ka sa iyong mga anak. Hindi niyo po kami pinababayaan. Patuloy niyo po, Panginoon, tinutugon ang aming mga pangangailangan. Patuloy niyo po kaming pinagpapala at patuloy niyo po kami iniingatan. Sa oras na ito po, Panginoon, narito po, Panginoon, ang aming mga tithes and offering. Pagpalain mo to, Diyos, upang ito ay magamit para sa ikalalaganap ng iyong salita sa lugar na ito, sa bansang ito, at maging sa ibang bansa pa po, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa na nagsipagbigay. Ibalik niyo po ito sa kanila ayon sa iyong pangako. At sa mga kapatiran po, Panginoon, na nagnanais din maging kabahagi sa pagbibigay, na walang mabibigay po, Panginoon. Lord, tinataas ko po sila sa iyo. Kayo po, Panginoon, ang siyang kumatagpo ng kanilang pangangailangan. Kayo po, Panginoon, ang siyang magbigay po, Panginoon, ng kabuhayan upang sa gayon, Lord, maging kabahagi sila sa pagbibigay na ito, Lord. Mararanasan niya at mararamdaman niya po, Panginoon, ang iba yung galak dahil nakapag-alay siya sa iyo po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Patuloy kang kumilos sa umagang ito. Nawa, Lord, maging katanggap-tanggap sa iyo ang aming alay at pagsamba. Sa iyo ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, sige. Praise God. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Sa umagang ito, nais ko kayong
makikigalak tayo sa mga sa ating mga kapatiran doon samlang. Ngayon ay dedication ng kanilang sanktuaryo. Okay? Kaya siguro mapapansin nyo, maraming nawawala sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon sa kabutihan niya doon samlang. Hallelujah! Salamat sa Diyos. At ngayon siguro, bago ko ibigay ang mikropono sa ating tagapagsalita, mayroon akong unting kwento. Mahilig ako sa kwento . Mayroong isang pastor, nung kami ako yung nag-umatid ng seminar, mayroong isang pastor na nagkwento. At ikwento ko naman yan sa inyo. Paglinggo daw sa panambahan ng mga Kristiyano, ang Panginoon daw natin ay nagbisita iglesia. Binibisita daw niya ang lahat ng churches na sumasamba sa kanya. Sa kanyang nakita ba, wow, happy siya. Tuwang-tuwa siya, galing ng mga anak ko, akin lahat yan. Pumapalakpak, kumakanta. Sumasayaw pa. Pero tumutululuha niya. Ha? Matiimtim na nakikinig ng salita ng Diyos. Habang tinitingnan niya yung mga tao, biglang dumating si Satanas. Sabi ng Panginoon, lumingon ang Panginoon kay Satanas, nakita mo yung mga tao na yan? Akin yan. Tingnan mo sila. Taimtim na nakikinig sa mensahe ng Diyos. Sabi ni Satanas, oh, sigurado ka? Iyo yan? Sige, sabi ng Panginoon, tingnan mo. Umakyat sa upuan yung si Satanas, tiningnan nga ang tao. Pagbaba niya, sabi niya, hindi lahat nasa iyo. Sabi ni Satanas sa Panginoon, bakit? Ayun, mayroong isang natutulog. Ay, siguro, sa palagay ko sa ngayon, walang matutulog sa inyo, ano? Ha? Walang matutulog kay baka. Maging sa tahanan, may delikado kapag nasa tahanan ka nang nanonood. Ako naranasan ko, habang nagkaroon ko, minsan siyempre, relax sa bahay, nakahiga sa sopa, habang nanonood, kalagitnan ako na idlip ako nasaan na. Kaya sa tahanan, sa mga tahanan, huwag kayong humiga. Umupo kayo para hindi kayo aantokin. Hallelujah! Praise God! Sa umagang ito ay pinagpala tayo ng Panginoon. Nabagamat, wala yung ating mga pastors. Pero hindi nagkukulang ang Diyos. Mayroon siyang ginagamit. At mayroon siyang gagamitin para sa kanyang mga anak. Praise God! Sa umagang ito, nais kong pasalubungan natin ang isang malakas na palakpakan, ang isang lingkod ng Panginoon. Walang iba kundi ang ating pastora, dahil asawa siya ng ating pastor. Pastora Sharon Karumpa. Parang ba? Good morning po sa bawat isa. Thank you po, Pastor Tinton. Okay lang po makalimutan ng pangalan ko. Huwag natin kalimutan ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So sige po, bago po tayo magsimula sa pakikinig ng salita ng Panginoon, manalangin muna po tayo saglit. Hallelujah, Lord God. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa panibagong araw na ito. Tunay nga na napakabuti mo, Panginoon. Sa gaya nga po ng sinabi ni Pastor Tinton, kami po, Lord, ay nakikigalak, O Lord, doon sa
mga kapatiran namin sa Hills of Zion lang, salamat po sa iyong faithfulness, salamat po sa iyong miracle, Panginoon. Lord, sa lahat ng mga kahangahangang bagay na iyong ginawa, maging sa iyong ginawa sa amin. Sa araw na ito, Lord God, wala po kaming ibang hiling, kundi samahan niyo din po kami sa lugar na ito. At Lord, ikaw po ang siyang mangusap sa amin, Panginoon. Lord God, at ikaw po ang siyang magministeryo sa bawat isang nandito sa lugar na ito. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Amen and Amen. Hallelujah, Lord. So sa umagang ito po, naipaliwanag na po ni Pastor Tinton kung bakit po wala dito yung ating mga elders, yung mga pastors po natin, kasama po ng ating YA at saka iba pa pong mga kapatiran po na pumunta po sa Hills of Zion, Mindanao. Ang iba po sa kanila ay nakabalik na po para po tulungan naman po tayo dito po sa ating service sa umagang ito. So ang salita po ng Panginoon na ibabahagi ko sa umagang ito ay binigyan ko po ng pamagat na liwanag sa dilim. Liwanag sa dilim. So, noong October 14 po, ako, si Pastor Dick, at saka si Bianca, kami po ay pumunta sa Rizal, Laguna. Siguro po ang ilan sa inyo ay nakapunta na po sa lugar na ito. Para po umattend ng celebration ng Feast of Tabernacles, dinirect po kami ng ways, hindi sa SLEX, kundi doon daw po kami dumaan sa back way. And medyo hapon na po yun, pahapon na, kasi nung morning po na yun, nagturo po si Pastor Dick sa Bible School. And ang sabi po ng Waze, dadating po kami sa Rizal, Laguna after 4 to 5 hours. So nandun na po kami sa daan na along the way na po kami. At nung habang kalahati na po ng aming tinatahak na biyahe, madilim na. And medyo hindi po namin kabisado yung lugar. Tapos biglang nandun kami sa road na walang ilaw. Pati po yung kalsada niya, wala pong light sa gitna para makita mo kung saan yung kabilang side at saan yung kabilang side. At wala din pong street lights at bibihira po yung kabahayan. Tapos ito pa po yung naging isang malaking problema. Wala na nga po kaming makita sa daan. Bigla pa pong bumuhos ang isang napakalakas na ulan. So, lalo pong zero visibility. At alam niyo po ba kung saan nangyari yon? Nung habang kami ay nasa daan na zigzag, yung sobrang likot ng daan, sobrang likot pa kaysa sa Baguio City. So, wala po kaming makita sa daan. Ang tanging nag-guide lang po sa amin ay yung cellphone na naka-on dahil po tinitingnan namin yung Waze. At doon lang po namin nakikita sa Waze na kailangan naming lumiko pakanan at kailangan namin lumiko pakaliwa. At wala po kami ibang choice kundi either huminto kami sa biyahe or kami po ay magdahan-dahan. Ang ginawa po ni Pastor Dick ay sobra po siyang nagdahan-dahan. At doon na po kami talaga nakatingin sa may cellphone, sa Waze, para tingnan namin kung liliko na kami sa kanan o liliko na kami sa kaliwa. Dahil kung hindi, kami po ay mahuhulog sa gilid ng daan. Takot na takot po ako. Kasi hindi ko alam kung hanggang kailan ang kadiliman na yun. Hindi ko alam kung hanggang kailan siya hihinto. Kaya nag-start po akong mag-speak in tongues, nagsimula po akong manalangin, naingatan kami ng Lord, i-protect kami ng Lord. Sabi ko, Lord, cover us with your blood. Padatingin niyo po kami, Lord, sa aming pupuntahan ng ligtas. At naalala ko po ang salita ng Panginoon sa Biblia na sabi po doon na si Jesus, si Jesus daw po, ang siyang liwanag. So, sa sobrang kadiliman ng daan at sobrang buhos ng ulan na yung wiper po, halos hindi na po nakakatulong sa amin. So, sabi ko, Lord, ikaw ang liwanag. At naalala ko po sa John 8:12, ang sabi po doon, muling nagsalita si Jesus sa mga tao, sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Nagsimula po akong mag-pray. Sabi ko, Lord, Jesus, please shine your light on us. At alam niyo po kung anong nangyari. Praise God po, maya-maya. Sa gitna ng dilim, biglang nagkaroon ng malaking truck sa aming harapan. Sobrang laki po ng truck na yon, na yung kanyang liwanag po ay enough para mag-guide din po kami sa aming dadaanan. At sinundan po namin yung truck na yon. Meron pa nga pong pagkakataon, naliliko sana siya sa kaliwa. Eh sabi namin, oh, please, please, huwag kang lumiko kasi sobrang dilim po talaga, hindi namin nakikita ang daan. And praise God, hindi siya lumiko.
tumuloy-tuloy po yung truck at yung truck po na nag-guide po sa amin, naging guide po namin at humiwalay lang po sa amin ang truck nung nandun na po kami sa kabayanan na meron na pong ilaw. So praise God po, napakabuti po ng Panginoon. Alam niyo po, meron pong mga pagkakataon sa buhay natin na nag-aalaw ang Lord na dumaan po tayo sa mga mahihirap, madidilim na yugto ng ating buhay. Pero ang lahat po ng yon ay meron pong dahilan, meron pong layunin. Maaring ito po ay upang lalo tayong maging strong or magiging buong pagpapakumbabang dumepende tayo sa Panginoon at lalo tayong magtiwala sa Kanya. O upang matutunan natin na maraming kaparaanan ng Panginoon upang tayo ay maging mga overcomers, o di kaya'y upang lalo natin siyang makilala kung paano niya bibigyan ng solusyon ang isang mahirap at madilim na sitwasyon ng ating buhay. At sa panahon po ng takot, sa panahon ng sobrang kadiliman, doon po natin mas lalong lumapit sa Panginoon upang manalangin dahil yun po yung kapanahunan na kung saan yung takot pinanghahawakan po ang ating mga puso. At alam niyo, yung panakaramdam ka ng walang kasiguraduhan at nagsisimula ka ng ma-confuse. So, kayo po ba ay nakaranas na po na dumaan sa isang napakadilim na yugto ng inyong buhay? Sige nga po, sino po dito ang nakaranas ng makadaan? Ayan. At siguro po, ang ilan sa atin ay nandoon pa, dumadaan po sa kasalukuyan sa isang madilim na yugto ng buhay. Kahit man po ang isang matapang na propeta ng Diyos sa Biblia ay naranasan po ito. Sa unang hari 19:2-4, mababasa natin ang nangyari matapos ang isang napakalaking tagumpay na sa pamamagitan po ni Propeta Elias ay napatay po ang lahat ng mga propeta ni Baal. Ang sabi po doon, kaya't nagpadala si Jezebel ng isang sugo upang sabihin kay Elias, patayin sana ako ng mga Diyos kung hindi ko gagawin sa iyo ang ganito na ginawa noong oras ng ginawa mo sa mga propeta. Natakot si Elias na mamatay, kaya't umalis siya at nagpunta sa Bersiba sa lupain ng Huda. Kasama ang kanyang utusan, iniwan niya roon ang kanyang utusan at mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad ay naupo siya sa ilalim, sa lilim ng isang puno at nanalangin ng ganito, Yahweh, kunin na lang po ninyo ako. Ako po'y hirap na, mabuti pa pong mamatay na ako. So makikita po natin na kung gaanong nakaramdam din ng takot si Elias katulad natin, na siya nga ay tumakas at nakapag-isip din na sumuko, kaya't hiniling niya sa Diyos na kunin na lang ang kanyang buhay. Yan po ay patunay na si Elias, si Propeta Elias, na isang napakalakas, na grabe ang pananampalataya sa Panginoon, ay kagaya din po natin na tayo, kilala natin ang Lord, pero may mga pagkakataon na nanghihina din tayo. At nakikita din po natin na siya at ang mga sumusunod sa Panginoon sa Biblia ay mga ordinaryong tao lang din katulad natin. Ngunit kung babasahin po natin ang Biblia si Elias at ang marami sa mga lingkod ng Diyos, sa kahuli-hulihan makikita natin na sila pa rin ay nagtagumpay. Kahit na sila ay dumaan sa mahirap at madilim na yugto ng kanilang buhay dahil hinayaan nilang kumilos ang Panginoon kung kaya't naranasan nila ang kanyang tulong, kapangyarihan at himala. Alam ko po na mag-a-agree kayo na hindi po madali ang buhay sa mundo. Amen po ba? Kaya nga tinitingnan natin, nag-look forward tayo yung panahon na sabi sa Biblia, wala nang sakit, wala nang problema, wala nang pag-iyak. Araw-araw po, halos araw-araw ay nakakaharap tayo ng mga testings, ng mga trials. At kung minsan pakaramdam natin sobrang dilim ang ating kalagay na tayo po ay nangangapa at pagod na tayong mag-struggle and we want to give up. At kagaya ni Elias ay sinasabi, parang gusto po natin sabihin, ayoko na, pagod na ako. At sa mga panahon na ito, kahit na napakarami mong pera, hindi nakakatulong. Ito yung panahon na sobrang ang dami mong frustrations. Marahil, ito yung panahon na hindi mo na-achieve yung ini-aim mo. Meron kang problema sa school, nahirapan ka sa subjects. Parang lagi kang pinag-iinitan ni sir at ni professor, parang hindi kanya bet. O di kaya ay meron kang problema sa trabaho. Sobrang daming gagawin. Pressured na ka na. At
yung mga reaction pa ng mga bossing mo, yung mga comment pa nila sa'yo, yung evaluation nila sa'yo ay hindi maganda. O meron kang problema sa negosyo, panahon na meron tayong financial responsibility na nahirapan tayong makope at iba pa. At bukod sa mawalan ng mahal sa buhay, sobrang mahirap din sa tingin ko pa yung depression. Na marami ang nagsasuffer at ang pagkakaroon ng matinding karamdaman sa loob ng pamilya, di po ba? Kaya po sinasabi natin na ayaw natin yun. Ayaw natin na merong may sakit, di ba? Kahit tama lang yung pera natin, basta walang merong may sakit sa pamilya. Kaya lagi nating pinagpipray yung, Lord, bigyan mo kami ng ayos na kalusugan sa bawat araw. At isa din pong mahirap yung merong problema sa relasyon sa anak o relasyon sa asawa. At meron pa pong isa na naiiba. Ito po yung tila nangangapa ka sa matinding dilim. Dahil hindi mo na alam kung ano ang iyong gagawin. Parang di mo na alam ang dahilan kung bakit ka pa nabubuhay. Minsan po ba nakakaramdam kayo ng ganyan? Parang ano pa kaya ang purpose ng buhay mo? Pakiramdam mo wala ng purpose ang buhay mo at dahil doon, parang wala na rin itong meaning. At ang dulot po niyan ay sobrang bigat at sobrang lungkot sa pakiramdam. May napanood po akong movie ng isang babae na pakiramdam niya, sabi niya parang wala na akong purpose. Kaya po, nag-isip siya na gumawa ng isang bagay na hindi maganda sa kanyang sarili. At ito ay gagawin na niya, biglang mayroong pumasok sa kanyang pintuan na isang babae na hingal dahil may matinding problema. At dahil doon, na-realize ng babae ito na gusto nang gumawa ng hindi maganda na meron pa pala siyang pwedeng gawin. May purpose pa pala ang kanyang buhay kahit hindi niya tinuloy ang kanyang gagawin. Kaya po sa mga panahon na tila makulimlim or madilim ang ating pakiramdam, minsan sinasabi natin sa ating sarili, ako personally po, pag mga pagkakataon na ganon, sinasabi ko po, tumatandaan na ba ako? Bakit parang may mga panahon na nakakaramdam ako ng lungkot? May mga panahon na parang iba ang aking pakiramdam. Kaya iniisip ko, tumatanda na po ako, diba ako, Lord? O talagang sadyang nag-iba na ang panahon? Pero pag nakakaramdam po ako ng ganun, bumabalik po ako sa pinakadahilan kung bakit ako nabubuhay, sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. At sinabi niya po sa Revelation 4:11, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are and were created. Ito po yung dahilan kung bakit tayo nilikha ng Panginoon upang magbigay ng kapurihan, dwalhati at kagalakan sa Kanya. Sa mga panahong mabigat po ang aking pakiramdam, ito po ang aking ginagawa. Agad kong kinukuha ang aking Biblia at magbabasa ako ng magbabasa at ng magbabasa at tinatanong ko ang Lord, Lord, tulungan mo ako, Lord. Nahihirapan po ako sa aking nararamdaman. Ano po ba ang gagawin ko? At tinatanong ko din po ang Panginoon, Lord, meron ka bang gustong ipagawa sa akin? At alam niyo po, sa biyaya ng Diyos, kapag nagawa ko kung ano yung sinasabi ng Lord, grabe yung naramdaman kong kagalakan. At alam ko na yun ay dahil nagalak ang Panginoon, ang kagalakan na nasa puso ng Panginoon. Dahil sa higit na ng hirap na aking nararamdaman, binigyan niya ako ng sapat na biyaya at ako ay tumayo upang ganapin ang kanyang pinapagawa sa akin. Yung kagalakan na nasa kanyang puso ay dinadaloy niya din po sa akin. Kaya kung minsan po, kahit pagod na ako, meron kaming pupuntahang gawain. Tapos pakiramdam ko po, parang masarap mahiga sa bahay. Lalo na at malamig at umuulan. May mga pagkakataon po na parang ang sarap matulog, ang sarap magpahinga dahil nakakaramdam ka ng pagod. Meron pong, every Thursday po kasi kami po ay umaakit sa Zion para umaten po ng worship night. So third Thursday ng October, maulan po, malamig at pagod po ako. Meron naman akong choice na hindi po ako sumama kay Pastor Dick. Kaya parang naramdaman ko po ng time na yun na parang gusto ko pong magpaiwan sa bahay. Pero sinasabi sa akin ng Lord na kailangan mong pumunta. Kasi kailangan mo yun. Kailangan mong mapalakas sa presensya ng Panginoon. Kaya nagpipray po ako, sabi ko, Lord, tulungan niyo po ako na sundin ka.
na hindi ko po sundin ang sarili kong kagustuhan, kundi ikaw ang sundin ko, Panginoon. And then by faith, sinabi ko, Lord, pupunta ako. Pupunta ako, Panginoon. Pipiliin ko po kayo. Pupunta po ako sa Zion. At alam niyo po, pagdating po doon, pag-upo ko pa lang po sa loob ng ZMI, umiiyak na ako dahil sinalubong ako ng presensya ng Panginoon. Tapos nagpipray po ako, sabi ko, Lord, salamat po na dinala niyo po ako dito. Nakita niyo po na nag-aalangan po kanina, Lord, pero salamat po sa biyaya mo na dinala mo ako dito. At naramdaman ko po talaga yung sobrang kagalakan sa puso ng ating Panginoon. Kaya't pagtila madilim po ang inyong pakiramdam, mabigat, tanungin mo ang Panginoon kung ano ang iyong gagawin o kung meron ba siyang gustong ipagawa sa iyo. Pagkatapos noon, huwag ka na masyadong mag-isip. Tumayo ka, humakbang upang gawin kung ano po ang pinapagawa ng Panginoon. Amen po ba? At sa pamamagitan niyan, mapapalaya po kayo, makakaalis kayo doon sa dilim na inyong nararamdaman. Huwag niyong ayaang kainin at ilugmok kayo ng dilim. Yan ang panahon na lalo tayong lumapit sa Panginoon at lalo tayong tumakbo sa Kanya at sa Kanyang mga salita na magbibigay ng liwanag sa atin. Alam niyo po na ang aming pamilya po ay dumaan din po sa COVID. Sa ganitong panahon po, last year, kagagaling lang po namin sa COVID. And ako po talaga, I was hardly hit. Madami pong nangyari sa akin na kahit na gumaling na po kami, nagsasuffer pa rin po ako sa iba pa pong epekto ng COVID. At masasabi ko po na yun po ang isa sa pinakamadilim na yugto ng aking buhay na hinihiling ko po sa Lord na alisin niya sa aking alaala. Para ayaw ko na pong maisip yun. Ayaw ko na po pong maalala yun. Sobrang dilim po ang aking naramdaman. At sa gitna ng sobrang kadiliman na iyon, natagpuan ko ang pag-asa sa kanyang presensya. At natanggap ko ang liwanag sa Biblia. Alam niyo po, nung nasa kasagsagan na nagsastruggle ako, na ayaw ko na pong ikwento. Kasi ayaw ko na nga pong lalong paulit-ulit po na naaalala yung bagay na yon. Wala po akong ibang tinakbuhan kundi ang salita ng Diyos. Habang ang kaaway ay patuloy na nagbabato at nagbabato sa akin ng mga kasinungalingan, patuloy po ako nagbasa. The more na nagbasa ako ng Word of God at pinanghawakon ko nung mahigpit ang kanyang mga pangako. At dahan-dahang tumahimik ang kasinungalingan ng kaaway. Pinalakas ako ng kanyang mga salita at ang aking pananampalataya ay lumakas. At alam nyo, nung mga panahon na yon, habang ako ay nagbabasa ng salita ng Panginoon, nababasa ko po doon ang tungkol sa kung paano ng Lord nilikha tayong lahat, paano ng Lord nilikha ang mundo. At maging ang mga nilikha ng Lord na nakahangahanga niya pong ginawa, ay nagsasabi sa akin na habang sinasabi ng kaaway na totoo ba ang Diyos mo? Kina-question po ako ng kaaway ng panahon na yon. Totoo ba ang Diyos mo? Bakit hindi ka agad niya tinutulungan upang mapalaya ka sa inyong sitwasyon? Pero isang araw ako po ay tumingin sa langit at nakita ko yung araw, nakita ko yung bituin, nakita ko yung buwan. At sabi ko, Lord, kung totoo ang sinasabi ng kaaway na walang Diyos, sino ang gumawa ng lahat ng ito? Di po ba? Na hinahawakan niya ng maingat ang universe para walang malaglag ni isa, hindi malaglag yung mga yan at hindi magkagulo-gulo yung takbo ng universe. Sino ang nagkocontrol ng lahat ng yan kung wala ang Panginoon? At humanga po ako sa kabutihan ng Lord, na tinuruan ako ng Lord kung paano ko ma-overcome, maging normal ulit yung aking sitwasyon. Tinuruan ako ng Lord na kapag paggabi na, titingin ako sa langit para makita ko na yung araw ay dahan-dahan ng nagiging gabi para ma-analyze ng aking isipan na gabi na. At upang utusan niya yung aking katawan na maya-maya ay kailangan ng matulog. At sa kakatingin ko po sa langit, humanga po ako. Nagkaroon po ako ng isang realization na napakabuti po ng ating Panginoon na kahit pa nawala na yung araw at dumating na yung kadiliman, pero sinigurado ng Lord na hindi ito sobrang dilim dahil naglagay siya ng buwan at naglagay siya ng bituin. Amen po ba? Kahit dumating
dumating ang gabi, meron pa rin buwan at meron pa rin bituin na nagbibigay sa atin ng liwanag na ganun pa rin po sa ating sitwasyon. Na kung tayo man ay inaalaw ng Lord minsan na dumaan sa sobrang napakadilim na landas ng ating buhay, sinisigurado ng Lord na sapat-pat ang kanyang biyaya upang ito ay ating malampasan at pagtagumpayan. Amen po ba? Amen. Kaya po ang tagal ko pong natulog sa rooftop. Sa rooftop na walang bubong. Naglalagay lang po kami ng parang tent, parang kumot. Kasi gusto ko pong nakikita yung buwan. At gusto ko pong nakikita yung bituin bago ako matulog. Kaya na, nagkaroon po ako ng parang medyo po ako nag-alangan. Nung kami po ay lilipat na po ng bahay. Kasi sabi ko, paano na yan, Lord? Wala na pong rooftop na kung saan ako nahirapan po kasi ako matulog noon nung ako po ay nagka-COVID. Pero doon po sa rooftop, yun po yung lugar na kung saan po ako tinutulungan ng Lord na makatulog. Kaya nag-alala po ako nung papalipat na po kami ng bahay kasi inisip ko po, wala nang rooftop na matutulugan na kung saan makikita ko ang buwan at ang bituin. Pero napakabuti po ng Lord kung paano kayong mahal na mahal ng Lord. Mahal din po ako ng Panginoon. Dahil dito po sa aming room ngayon, kahit saan ka humiga, makikita mo yung buwan, makikita mo yung bituin, pati yung eroplanong dumadaan. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon, sa kanyang provision. Itinaguyod po ako ng buhay na salita ng Diyos. Yan po ang aking masasabi. Sa panahon ng sobrang kadiliman ng aking buhay, itinaguyod po ako, itinayo po ako ng salita ng Panginoon upang po ako ay makapagpatuloy. At kaya po, salamat sa Lord na patuloy niyang binibigyan ng pagkakataon at kaya andito ngayon nakakapagbahagi ng kabutihan ng Panginoon at ng kanyang katapatan. Sabi nga po sa salita ng Diyos, ang salita niya ay matibay nating sandigan. Kung tayo po ay hawak sa salita ng Panginoon, hindi po tayo matitinag. At ang kanyang salita po ang siyang magsusustain sa atin. Sabi po sa Jeremiah 15:16, "Your words are what sustain me. They are food to my hungry soul. They bring joy to my sorrowing heart and delight me. How proud I am to bear your name, O Lord." So ang salita po ng Panginoon ang siyang nagbibigay sa atin ng nourishment sa bawat araw. Ang word po ng Lord ang siyang ating spiritual food at ang word po ng Panginoon ang siyang ating pagkain sa bawat araw at tinutulungan tayo sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng problema. And ang Lord po ay i-remind tayo ng kanyang mga pangako upang tayo ay gabayan, kung paano po tayo manalangin at bigyan tayo ng assurance ng Lord ng kanyang presensya na siyang perpektong magpro-protect sa atin sa oras po ng kahirapan. Bawat araw sa ating pagbabasa ng salita ng Panginoon, nakakakuha po tayo ng encouragement. Naalala ko po, sobra pong nangangapa ako nung mga panahon na yun ng sobrang kadiliman. Nandun po ako sa aklat ng Biblia na puro gyera yung aking nababasa. Nasa mga hari yata ako. Tapos sabi ko, Lord, parang hindi yun ang dapat kong basahin sa kapanahunan na kung saan po ako ay nagsastruggle. Kaya sabi po ni Pastor Dick, doon ka muna, bumalik ka muna sa Psalms, sa mga awit. Dahil doon, napakaraming pangako ng Panginoon. Kaya po, bumalik po ako sa Salmo at araw-araw po nababasa ko yung mga pangako ng Lord sa akin na nagpalakas po sa akin. Binigyan ako ng assurance, ng katapatan ng Lord, ng pagmamahal niya, ng provision niya at ng katiyakan na ang Lord ay kasama natin sa bawat araw ng ating buhay at yan po ay sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen po ba? At alam niyo po, sa pagbabasa natin ng Biblia, lalo nating nakikilala ang Lord at marami pala siyang pangalan. Marami palang pangalan ng ating Panginoon. Ito po yung iilan. El Shaddai na ang ibig sabihin po, Lord God Almighty.
El Elyon, the Most High God. Jehovah Ra'ah, the Lord, my Shepherd, na hindi po tayo pababayaan kailanman. Jehovah Rapha, siyang nagpapagaling sa atin. Jehovah Shammah, the Lord is there. Jehovah Jireh, the Lord will provide. Jehovah Shalom, the Lord is our peace. At marami pa pong ibang pangalan ng ating Panginoon. At ang lahat na yan, nakahulugan ng kanyang pangalan, ay kayang-kaya niyang gawin sa ating buhay kapag tayo ay tumawag sa kanya. Nagkaroon po ako ng sarili kong Biblia nang ako ay 10 years old. And simula po noon, mahal na mahal ko po ang aking Biblia. At hanggang ngayon ay kasama ko pa rin po mula Mindanao. Bit-bit ko po ang aking Biblia mula ng 10 years old kahit na ako po ay nag-asawa na. At naalala ko po bilang isang bata, pag panahon ng Christmas Eve or New Year's Eve, habang yung mga tao at ang mga batang katulad ko ay nandun po sila, excited na excited sa kanilang mga regalo, at sila po ay excited sa fireworks, ako po, hindi ko pa alam noon na ang Lord yung nag-i-invite sa akin na ako pala ay kinakausap ng Lord. Pero naramdaman ko sa aking puso na pumunta sa aking kwarto at doon po kukunin ko yung aking Bible. At instead na doon po ako 12 midnight, nakikigulo, nandun po ako nagbabasa ng Biblia at nananalangin. At ang isa sa mga dahilan kung bakit ako na-excite para sa kinabukasan, na gumising ulit sa panibagong araw, is yung desire sa aking puso na makatagpo ulit ang Panginoon sa aking personal devotion. I love to sit down at makipag-usap kay God araw-araw and to spend time with Him sa Kanyang salita. At pinakita po sa akin ng Lord na pag yung di-desire pala ng puso natin ay nakabigay ng kagalakan sa Panginoon, i-grant niya ito. Dahil alam niyo po ba na ang ginawa ng Lord, dahil nakita niya yung sobrang desire ko na tuwing umaga ay uupo at makipagtagpo sa kanya magbasa ng Biblia, yung bahay po na tinitirahan namin ngayon, ginawa niya po kami ng lanay. At sa lanay po na yun, napaka-komportableng magbasa ng Biblia, magbasa ng mga aklat. At sa lanay na yun, lalo ka pong mai-inspire na makipagtagpo sa Panginoon. Kaya't kung meron po dito na niisip nyo na, ako din eh. Gusto ko din yun. Gusto ko din mag-spend ng time kay God para magbasa ng Bible, makapag-usap sa Panginoon. Kaya lang, sobrang busy ko talaga. Hindi ko alam kung saan ko pa yan isisingit. Alam nyo po, pag nakita ng Lord sa heart nyo, yung desire na yan na totoong-totoo, na gusto nyo po talagang mag-spend time kay God, kahit gaano po kayo ka-busy, sa biyaya ng Lord, bibigyan at bibigyan na kayo ng panahon na kahit pagod ka na sa pag-uwi mo sa gabi, makakapagbasa at makakapagbasa ka ng salita ng Lord at makakapag-pray at makakapag-pray ka sa Kanya. Siguro po, mga 5 years ago na po ang nakalipas, ng isang gabi bago matulog, ako po ay nagbabasa ng Bible. And ilang beses ko na po nabasa sa Biblia yung Awit 91. Alam niyo po yun ano? He who dwells in the secret place of the Most High. Pero nung gabing yun, ibang-iba. Talagang ramdam ko na nangungusap ang Lord sa akin. Kaya sabi ko nga sa aking asawa, Dad, sabi ko sa kanya, ang tagal ko nang nababasa itong Psalm 91, pero bakit ngayon ko ramdam na sobra siyang nangungusap sa akin? Kaya po, hinighlight ko yung Psalm 91 at naka-receive pa po ako ng instruction sa Lord na memoryahin yun. Ang haba-haba po ng Psalm 91, medyo po hindi na ganun yung aking memory. Kaya po, ang ginawa ko, dahan-dahan ko pong memorize. Kinabukasan, nag-memorize po ako ng 3 verses ng Psalm 91. Tapos habang dumadaan yung mga araw, dinadagdagan ko siya, nidinadagdagan, hanggang po na-memorize ko po yung buong chapter na yun. At ito po, ang Psalm 91, ang tinuturing ko pong my life's Bible chapter. Hindi po ba meron tayong life verse? Kung hindi nyo pa po alam, humiling po kay sa Lord. Lord, ano ba ang life verse ko? And then, ito po, nagkaroon po ako ng my life's Bible chapter. Isa po ito sa inulit-ulit kong basahin noong panahon na ako ay dumaan sa matinding kadiliman. Alam nyo po, mahirap i-describe. Pag dumaan ka sa matinding dilim ng iyong buhay, mahirap po siya ipaliwanag. Pwede hindi ka maintindihan ng iba. Kaya po minsan parang ayaw mo na lang magkwento. Ayaw mo sabihin.
tatakbo ka kay God at doon ka iiyak sa Panginoon. Nung panahon po na yun, tumakbo ako sa Lord. At kapit na kapit ako sa aking Biblia na halos ayaw ko yung bitawan yun. At paulit-ulit na nare-recite ko ang Psalm 91 na sinasabi doon, 1,000 ang tutumba sa iyong kanan at sa iyong kaliwa, ngunit ikaw ay ililigtas ng Panginoon. At paulit-ulit ko din pong nare-recite ng malakas. Kasi matindi po yung kasinungalingan ng kaaway. Ay, hindi mo yan kaya. Hindi ka na makaka-recover. Magiging miserable ang buhay mo kasi araw-araw mong kakaharapin yung hirap na iyong pinagdadaanan, hindi ka na makakaalpas dyan. Kaya po, ang ginagawa ko din naman sa gabay ng Lord, kasabay po ng Psalm 91, binabasa ko ng malakas ang Awit 23 at sabi po sa verse 4, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan. Talaga pong doon ako sa rooftop. Yun po yung lugar na nakasama ko ang Lord nung panahon po na dumaan ako sa matinding kadiliman. At sinasabi ko po ng malakas doon, sa kaaway, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ikay aking kaagapay, ang tungkod mo at ang pamalo, aking gabay at sanggalang. At pinanghawakan ko din po ang mga binabasa ko, sabi po ng Awit 50:15, at tumawag ka sa akin sa kaarawan ng kabagabagan, ililigtas kita at iyong luluwalhatiin ako. Sabi ng Awit 27:13, ako sanay ng lupaypay kung di ko pinaniwala ang makita ang kabutihan ng Panginoon sa lupain ng mga buhay. Nung nabasa ko po itong verse na ito, sabi ko, Lord, hindi mo pa nga ako kukunin. Kasi marami ka pang ipaparana sa akin na kabutihan mo. Dito, sa lupain ng mga buhay. At Awit 31:24, magpakatatag kayo at lakasan ng loob. Kayong kay Yahweh nagtiwalang lubos. Awit 34:4-7, ang aking dalangi dininig ng Diyos. Inalis niya sa akin ang lahat kong takot. Nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Anghel ang siyang bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkup. Literal po na sinubsob ko ang aking sarili sa aklat ng mga awit. At pinuno ang aking puso at isipan ng mga pangako ng Diyos. At ako ay napatatag sa panahon na dumaan ako sa matinding dilim ng aking buhay. Ang bawat salita ng Lord na aking nabasa ay nagbigay ng panibagong lakas sa aking nanghinang katawan. Hinang-hina na po ako noon dahil hindi po ako nakakatulog. Araw at gabi, nagsinag ng liwanag sa aking napakadilim na kalagay at bigay ng pag-asang hindi kayang patayin ng kasinungalingan ng kaaway pagkat ang salita niya ay nagsasabing, ako ay mahal niya at nangako siyang hindi niya ako iwan o pababayaan man at siya makikipaglaban para sa akin. Kaya't sinabi niya sa kanyang salita, sa Psalm 46:10, be still and know that I am God. Maging mapanatag ka at magtiwala sa Panginoon sapagkat siya ay Diyos. So, tayo po ba ay may mga Biblia na? Amen. Basahin po natin ang ating Biblia. Yan po ang ating weapon against the enemy. Kung wala po tayong Biblia, manghingi po tayo ng Biblia. Kung wala pong maibigay sa atin, at meron ka naman pong cellphone, meron kang iPad, meron kang gadget, ibenta mo po yung cellphone. Ay, di joke. Joke lang po. Huwag mo po ibenta. Mag-download ka po doon ng Bible. Maghanap ka ng version na madali mong maintindihan. Sa Tagalog version man o sa English version man. At yun ay basahin mo araw-araw. At sinisigurado ko sa'yo, ikaw ay papalakasin ng salita ng Panginoon. Si Corrie ten Boom po at ang kanyang pamilya ay tumulong sa mga Hudyo na makatakas sa Nazi Holocaust noong World War II. And nakaligtas po sila ng humigit kumulang 800 na mga tao. At kung naisip mong malaman ang buong kwento po, basahin niyo po yung aklat na ang title ay Hiding Place. At siguradong mamangha po kahit may inspire po kayo sa kanilang pananampalataya na kanyang kapatid na si Betsy. Doon po sa concentration camp ng Nazi, kasi na, dahil nga po tinulungan nilang itago yung mga Hudyo, at nakaligtas po yung 800 na mga Hudyo, sila naman po ay hinuli. Hinuli po sila at sila po ay dinala sa concentration camp at doon po sila ikinulong.
bawal po magdala ng Bible. Sa atin po, sa panahon natin ngayon, dito sa ating bansa, walang nagbabawal. Anytime, kahit nga nasa tren ka, pwede kang magbasa ng Biblia. Ngunit dadating po ang panahon na baka po, hindi na po ganun ang kalayaan natin na magbasa po ng Biblia. Kung kaya't samantalahin po natin pagkakataon habang nasa atin ang buong kalayaan. And sa concentration camp po ng Nazi, palaging may inspection. Ibawal magdala ng Bible. Pero si Corrie Ten Boom, dinala po niya yung kanyang Biblia. At isang araw, sila po ay chinicheck, sila po ini-inspect. At alam nyo, ayaw ka na lang po ikwento kung paanong ginagawa yon, pero hindi po talaga, grabe po talaga ang ginagawa sa kanila. Hindi po makatao. And bit-bit-bit po ni Corrie Ten Boom yung kanyang Biblia habang sila ay nakapila. At alam niya po kung anong parusa ang kanyang aabutin kung siya po ay mahuling may bit-bit na Biblia. Pero hindi niya kayang bitawan ang kanyang Biblia. Kaya po siya ay nagpe-pray habang nakapila. Lord, sabi niya, itago niyo po ako. Itago niyo po ang Biblia ko na hindi po ito makita ng mga gwardiya na nag-i-inspect po sa amin. Nanalangin po siya ng nanalangin. At napakabuti po ng Lord na tumugon sa dalangin po ng kanyang anak. Nang si Corrie Ten Boom na po ang susunod na inspectionin, nagulat siya kasi ito siya. Tapos yung mga nakapila sa likod niya, nilampasan siya ng gwardiya. Dahil po, tinago siya ng Lord at inalaw ng Lord na siya ay maging invisible. Hindi talaga po siya nakita ng gwardiya, kaya hindi po siya nahuli, nabit-bit-bit-bit ang kanyang Biblia. At doon po sa concentration camp, kapag wala na yung mga guard sa dilim ng gabi at sa madaling araw, binubuklat niya yung kanyang Bible kasama yung kanyang kapatid. Ano po ang kanilang ilaw? Yung liwanag ng buwan. Ganun yung ginaganon nila kanilang Biblia dahil alam nila na doon sila makakakuha ng kalakasan po sa Biblia. At maraming beses na pag alam nila na wala na po yung mga gwardiya, binabasa po nila ito ng malakas. Binabasa po nila yung Psalm 23 ng malakas. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He guides me in paths of righteousness for His name's sake. Though I walk through the valley of the shadow of death. Ganun, nagre-recite po sila doon. Para marinig po ng mga nakapaligid sa kanila ang salita ng Panginoon upang sila ay mapalakas din sa gitna ng matinding kadiliman na kanilang pinagdaanan at natanggap nila ang pag-asang dulot ng salita ng Panginoon. At tayo, gaano man kadilim ang ating sitwasyon, mahal po tayo ng Lord at mahalin po natin ang kanyang salita. At sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, hindi mamamatay ang iyong pag-asa. Hindi ka mawawalan ng pag-asa at hindi ka susuko dahil makikita mo na ang salita ng Diyos ay liwanag sa kadiliman na iyong pinagdadaanan. At ito po yung isa sa mga lessons na natutunan. Nakalagay po, sinulat po ito ni Corrie Ten Boom. Natutunan niya from the hiding place doon sa kwento po sa hirap na kanyang pinagdaanan. Marami pong lessons na sinulat siya. Ang pang number 7 po, sabi niya, God's word is powerful and should not be taken for granted. And kinote niya po yung book, yung Bible. Ito po pala yung quote from the book ng Hiding Place. Sabi po, the blacker the night, kung gaanong kadilim ang gabi, around us grew the brighter and truer and more beautiful word of God. Sabi niya, kahit man gaano kadilim ang gabi, hindi lang po yung literal na gabi, kundi yung literal na kanilang pinagdadaanan dahil hindi nila po alam kung sila ay makakalabas pa ng buhay doon sa concentration camp na yon. Ang kapatid nga ni Corrie Ten Boom ay hindi nakalabas ng buhay. Pero siya ay binigyan ng Lord ng pagkakataon na makalabas ng buhay upang makapagpatotoo ng kabutihan ng Panginoon. Sabi niya, kahit man gaano kadilim ang ating pinagdadaanan sa mga panahong yon, lalong nagliliwanag at lalong nagiging totoo ang napakagandang salita ng Panginoon. Amen po ba? And sabi doon, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? Nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that loved us. At sabi niya, ako, si Corrie, sabi niya, would look about as Betsy read, watching the leap from face to face,
nakikita nila yung mukha ng ibang mga kasamahan nila na nagkakaroon ng liwanag. At sabi niya, more than conquerors, mananagumpay. Hindi ito isang wish lang. It's not just a wish. Ito ay katotohanan dahil ito po ay sinasabi ng salita ng Panginoon. At sabi niya, alam namin, dahil naranasan namin doon sa gitna ng kadiliman, bawat minuto naranasan nila yung hatred, naranasan nila yung gutom, pero sabi nila kahit pa sa kabila ng lahat ng hirap na ito, we are more than conquerors. Kami ay siguradong mananagumpay. Not we shall be, na ang tutukoy po ng shall ay parang meron ka pang kaunting doubt. Pero sabi niya, we are. Sabi niya, ang buhay daw po sa Ravensbrück, yun po yung concentration camp. Sabi niya, ay nasa dalawang level na napaka-imposible. Sabi niya, una, yung nakikita mo sa paligid mo, yung external life ay lagong naging horrible bawat araw. And then, sabi niya, yung isa, the life na aming, na kung saan meron kami kasama ang Lord, kahit pa sa gitna ng kadiliman na yon at sa gitna na napaka-horrible, nakakatakot na sitwasyon na yon, sabi niya, the life we live with God grew daily better, truth upon truth ng salita ng Lord na kanilang pinahahawakan, glory upon glory. The mystery of God's word is powerful. Kaya sabi niya, tap into that power, spend time reading God's word, spend time with Him, and your life will be changed. Spend time reading the word of God, spend time with God, at mababago ang iyong buhay. Kahit sa gitna ng kadiliman, mararanasan mo ang liwanag ng Panginoon at isang araw, aalisin ka din ng Lord sa tunnel na yan at mararanasan mo ang kumpletong kalayaan na ipagkaloob ng Panginoon. Kaya magpalakas ka sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Corrie ten Boom endured affliction because of our faith in God. At sabi po ng salita ng Panginoon na kaya natin pagtagumpayan ang mga kahirapang ito. Sabi niya, sa awit 119:107, hirap na po ako, Panginoon. Sobrang hirap ng kanyang pinagdadaanan. Siguro, mas mahirap pa kaysa pinagdadaanan natin. Hirap na po ako, Panginoon, panatilihin niyo akong buhay ayon sa inyong pangako. Yung word ng Lord, sabi po na Reverend David R. Wallace, God's word enables you to endure times of testings, trials and difficulties that will surely come upon you. Wala pong excuse dito. Lahat po tayo idadaan sa kadiliman at kahirapan. Yet during these times of difficulty, the word will become very precious to you in your Christian life. You will have times of discouragement, fears and confusion. However, like the psalmist, you can cry out for God's grace to revive you. During the difficult times, you too can stand on the promises of God and put your trust in them. Ang salita po ng Lord, ang ilaw na magliliwanag at magbibigay sa atin ng pag-asa sa madilim na yugto ng ating buhay. Awit 119:105, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Sa madilim po na panahon na kami ay nagka-COVID, ang sabi po ng salita ng Panginoon, magpasalamat, magpuri at sumamba sa Kanya. Kaya doon po sa rooftop na dati naming tinitirhan, nakataas ang aking kamay sa Panginoon at umaawit ako sa Kanya at sinisigaw ko sa Lord, Lord, salamat po. Kahit po ganito yung hirap na aking pinagdadaanan at hindi ko po alam kung kailan ako makakaalpas sa sitwasyon na ito. Pero salamat po, Panginoon, at patuloy ko pong sinisigaw na Lord, na mahal po kita, Lord. Kahit nahihirapan po ako, Lord, kahit medyo hindi ko na po kaya, pero gusto ko pong sabihin sa iyo na mahal kita at yun po ay suntok sa kaaway. Amen po? Suntok sa kaaway dahil ang gusto niya tayo ay malugmok. Pero sapat ang biyaya ng Diyos na tayo ay itayo upang purihin siya kahit pa sa anong madilim na yugto ng ating buhay. Kaya't huwag na huwag kang sumuko. Ano man ang iyong pinagdadaanan, gaano man yan kadilim, na hindi mo unawaan ng iba, huwag kang sumuko. Ano man ang iyong sitwasyon, gaano man ito kadilim, may liwanag sa dilim. Amen? At ang liwanag na yan ay si Jesus lang at wala ng iba. Kaya tumawag ka sa Kanya at humingi ka ng tulong sa Kanya. Kumapit ka ng mahigpit sa Kanya at sa Kanyang mga salita. Nung habang kami po ay
dumadaan doon sa madilim na daan, papunta po sa Rizal, Laguna. Sa takot po, dahil hindi ko alam, sobrang dilim. At wala masyadong bahay, wala masyadong tao. Sa sobrang takot po, sumagi sa aking isipan na bumalik na lang kami. Pero, na-realize ko po, na kung babalik po kami, babalikan lang namin yung madilim na daan na naalpasan na namin. Diba? And baka mas lalo pang delikado kasi po, kung babalik po kami, pababa po yung daan na yon. Walang ilaw, malakas ang ulan, zero visibility. Kaya mas malaki po ang posibilidad na mahulog kami sa gilid ng daan. Pero alam niyo po, yung buong pagkakataon na yon, na nasa loob kami ng sasakyan at tumatahak po kami sa napakadilim na daan, nangungusap ng malinaw ang Panginoon sa akin at sinasabi niya na kung minsan, ganyan tayo. Gusto nating mag-quit, gusto nating bumalik, kasi iniisip natin na baka pag bumalik tayo doon sa dating sitwasyon natin, ay baka magbago ang mga bagay-bagay. Or baka mas maging komportable. Pero sinasabi ng Lord na pag ginawa mo yun, lalo lang nating pahihirapan ang sitwasyon. At lalo lang itong mas magiging delikado para sa atin. Kasi kung hindi yun ang kalooban ng Panginoon, and if we go against the will of God, we will most likely fall. Ang gusto ng Lord, tuloy-tuloy ka. Huwag kang mag-quit. Huwag kang bumalik sa dati mong buhay. Malalampasan at malalampasan mo din ang madilim na yugtungo ng buhay mo na yan dahil hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kaya po, in-encourage po tayo ng Panginoon ngayon na kung tayo man po ay dumadaan sa madilim at mahirap na sitwasyon, huwag kang mag-quit. Huwag kang sumuko. Alam ng Lord ang iyong pinagdadaanan at ikaw ay kanyang tinutulungan. Sa akin pong pagbabasa, ay nadaanan ko po itong thought for the day by Palm Beach Baptist Church na binigyan po nila ng pamagat na don't quit. Pabasahin ko po ito sa inyo. Sabi po doon, some days as a Christian are going to be harder than others. Don't quit. Some days, the devil is going to seem to have the upper hand. Don't quit. Some days you are going to feel under attack for standing for truth and biblical morality. Don't quit. Some days fellow Christians are going to let you down and maybe even hurt you. Don't quit. Some days a family member, may even a spouse or a child, is going to frustrate you and maybe even break your heart. Don't quit. Some days, you may feel like giving up and think that you're just tired of the constant burdens of life. Don't quit. Some days, you will be filled with grief, loneliness, heartache, and even find yourself weeping through the day. Don't quit. Some days, you will wonder if anyone cares. Don't quit. God will not quit for you. God's love will not quit for you. God's providence will not quit for you. Lean on Him. Pour your heart out to Him, He will see you through. Sa period po ng May to June 1940, habang nagbabadya po ang World War II, at bagong Prime Minister lang po na nailoklok sa Great Britain, si Prime Minister Winston Churchill, hinarap niya po ang isang napakahirap na yugto ng kanyang buhay. Nag-iisip po siya kung sila doon po ba ay makikipag-negotiate at gagawa ng kasunduan with Nazi Germany or sila po ay buong tapang na maninindigan para sa kanilang mga ipinaglalaban upang magkaroon po ng kalayaan ang kanilang bansa. Habang po ang napaka-lakas at hindi mapigilang Nazi forces ay nagnananalasa po at sinasakop po ang Western Europe. At papalapit po yung threat ng invasion sa Great Britain. At ang mga tao po doon ay hindi handa. Ang kanilang hari ay hindi sigurado kung ano ang dapat gawin. At ang sariling partido po ni Winston Churchill ay inaatake siya. Tumayo po siya sa napakadilim na yugtong yun. At kanyang hinikayat ang buong bansa. At sila po ay nabago nila yung course ng history.
Churchill, must withstand his darkest hour and rally a nation and they change the course of history. Yun po yung pagkakataon na mananalo na po sana si Hitler. At kung siya po ay nanalo, lahat po tayo, lahat po ng ang buong mundo po ay apektado. Pero dahil tumayo si Churchill sa panahon yon ng sobrang kadiliman, nagbago po ang sitwasyon. Dapat ang gera ay aabot pa, ang pakikipaglaban with the Nazi ay aabot pa po ng 1945. But yung path ni Hitler ng kanyang paghahari po sa mundo ay nahinto. Dahil nanindigan po si Winston Churchill sa panahon ay ng kadiliman, it was the most important moment in his life and career and the most important historical turning point of the 20th century. Nabasa ko po sa isang Christian book ang thought na ito. Sabi niya, kung ikaw ay magkukwit, dinidisqualify mo ang iyong sarili upang makita ang kapangyarihan at ang milagro ng Panginoon. Hindi mo alam. Ikaw pala ang gagamitin ng Lord para sa iyong school. Ikaw pala yon ang gagamitin ng Lord sa iyong opisina, sa iyong pamilya, sa simbahan, sa iyong bansa. Pero hindi mo mararanasan yon kung ikaw ay susuko. Ikaw ay aatras at susuko. Sa ating buhay po, kung minsan, halos nananalo na ang kaaway, pero hindi. Gaya ni Winston Churchill, tumayo tayo, manampalataya tayo sa Diyos, at kung sa tingin natin ay parang wala na tayong lilikuan at ang lahat ng daan ay nahadlangan ng kaaway at wala ka ng malulusutan, nakalimutan mo na ba ang ginawa ng Lord sa mga Israelita nang sila ay tumawid sa pulang dagat at sila ay tumawid sa tuyong dagat? Kahit yon ay kayang-kayang gawin ng Panginoon sa ating kapanahunan. Si Winston Churchill po ay buong tapang na tumayo at hindi umurong. At sabi niya, "This is the lesson. Never give in. Never give in. Never, 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 never. In nothing, great or small, large or petty, never give in except the convictions of honor and good sense. Never yield to force. Never yield to the apparently overwhelming might of the enemy." At alam niyo po, ang isang bagay na kailangan nating matutunan ay ang tumingin, hindi sa ating natural na paningin, kundi sa mata ng pananampalataya. Amen po ba? Na kung ano yung ating nakikita sa natural, na parang talo ka na, hindi. Nandyan ang Panginoon, tumingin ka sa mata ng pananampalataya. Meron po isang pastor na wala po silang ref. At nagde-desire po siya na magkaroon po ng ref. Alam niyo po, sinimulan niyang mag-aksyon sa pananampalataya. Imbis na magreklamo siya, ano ba yan, wala tayong ref. Sara, masarap kung meron tayong malamig na tubig. Alam niyo po, araw-araw, nakikita siya ng kanyang kapitbahay kung ano ang kanyang ginagawa. Doon sa isang corner na doon niya gusto ilagay ang ref, araw-araw po tuwing umaga pupunta siya doon. Tapos bubuksan niya. Kunyari, meron siyang binubuksan, nahawakan niya yung pinto. Bubuksan, may kukunin siya, may bubuhos siya kunyari sa baso, at siya ay iinom. Tapos aalis na po siya. Kinabukasan, ganun ulit. Araw-araw niyang ginagawa yon. Hanggang sabi ng kanyang kapitbahay, "Bakit mo po ginagawa yan? Wala naman ako nakikikita." Sabi niya, "Dahil nananampalataya ako at ngayon kahit hindi ko pa nakikita, pero sinasabi ng aking spiritual na mata na meron isang araw tatayong ref dyan na kung saan ako ay araw-araw nakukuha ng tubig at iinom ng malamig na tubig. At isang araw nga po, nagkaroon ng ref ang pastor na ito." Amen po. Yan po yung sinasabi na huwag kang tumingin sa iyong natural na mata. May mga panahon na kailangan mong i-ignore kung ano man yung mga discouraging na mga bagay na nakikita mo. Ngunit tumingin ka sa mata ng pananampalataya, panghawakan mo ang salita ng Panginoon at ang kanyang mga pangako na itong lahat ng ito ay gagawin niya sa iyo. Ang enemy po ay sinasabi niya madalas, imposible. O sinasabi niya, talo ka na. Mali ang ginawa mong desisyon. Kaya sumuko ka na, wala ka ng pag-asa, hindi ka na makakaahon. Pero sinungaling ang kaaway. Sabi po ng Biblia, siya yung hari ng kasinungalingan. Kaya huwag kang sumuko, huwag kang maniwala sa kanya, bagkos tumayo ka at buong tapang na tumawag sa Panginoon. Ito po yung isang dialogue po from the movie The Darkest Hour, na doon niyo po makikita yung ginawa ni Winston Churchill sa Great Britain.
kung paano niya po hinikayat ang mga tao na tumayo ng buong tapang para po sa kalayaan ng kanilang bansa sa napakadilim na kapanahunan na yon. Sa movie po na yon, habang po sila ay nakasakay sa isang underground train, English po ang nakalagay dito sa ating screen. Pagtatagalogin ko po, parang ito po ang kanyang sinasabi sa mga tao po na nasa loob ng train. Sabi niya, tayo ba ay magko-compromise? Hahayaan ba natin na makipag-negotiate tayo sa Nazi at kay Hitler at makipag-peace deal sa kanila ngayon? Ano ang masasabi niyo? Ganun ang sabi niya po sa mga tao. At sa movie po na yon, sumigaw yung mga train commuters, never! 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 At sumigaw ang isang babae, batang babae, never! And sabi ni Winston Churchill, will you never give up? At ang sinagot po ng mga tao at ng batang babae, never. Sabi niya, we have before us many, many long months of struggle and suffering. We will know many old and famous states have fallen into the grip of the Nazi rule. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender, for without victory, there can be no survival. Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. At tayo rin po, sa biyaya ng Diyos, anuman kahirap ang iyong pinagdadaanan, anuman kadilim na yugto ng buhay, naroroon ka ngayon, maari din po nating sabihin, marami na ang sumuko, pero tatayo tayo sa ating pananampalataya sa Diyos kahit ano ang mangyari. Makikipaglaban tayo sa oras ng kahirapan. Makikipaglaban tayo sa panahon ng apoy at ng baha. Makikipaglaban tayo sa panahon ng matinding kadiliman. Makikipaglaban tayo para sa simbahan ng Lord. Makikipaglaban tayo sa ating pamilya at makikipaglaban tayo para sa ating henerasyon. We will never quit. Amen po. Ang sabi po ni Moses sa Exodus 14:13 hanggang 14, sumagot si Moises sa mga tao, huwag kayong matakot. Magpakatatag kayo at makikita ninyo ang pagliligtas ng Panginoon sa inyo sa araw na ito. Ang mga Israelitang, ang mga Ehipsyong nakikita ninyo ngayon ay hindi na ninyo makikita pang muli. Ang Panginoon ang makikipaglaban para sa inyo. Hindi nyo na kailangang makipaglaban pa. Kaya't sinasabi din sa iyo ng Panginoon ngayon, magpakatatag ka. Huwag patitinag at huwag matatakot dahil sa araw na ito, makikita mo ang katagumpayan at pagliligtas ng iyong Diyos. Magtiwala ka sa iyong Diyos na buhay at makapangyarihan ang Diyos na nagligtas kay Jonah at nagpalaya sa kanya mula sa tiyan ng malaking isda. Siyang nagligtas kay Daniel mula sa pangil ng leon na lahat na ito ay mababasa niyo po sa Biblia. Siyang nagligtas kay Shadrach, Meshach at Abednego mula sa naglalagablab na apoy. Siyang naghati ng pulang dagat upang si Moises at ang mga Israelita ay lumakad ng ligtas sa himalang tuyong lupa sa gitna nito. Siyang ginawang posible ang imposibleng pagbuhay ng namatay ng pag-asa ni Martha at Maria nang binuhay ni Jesus ang patay na at nailibing na nilang kapatid na si Lazarus at siyang binigay ang kanyang buhay para sa atin at namatay. Ngunit muling nabuhay upang ating paniwalaan na siya ang Diyos na makapangyarihan na kahit ang kamatayan ay walang kapangyarihan sa kanya upang ating sampalatalayanan ang kanyang dakilang pag-ibig at paroon ng buhay na walang hanggan. Sa lahat ng ginawa ng Lord, pag binasa mo yung Bible, ang daming ginawang napaka-amazing na mga bagay na ginawa ng Panginoon. Sa lahat ng mga nabasa nating yon, nanon pa ba siyang hindi kayang gawin para sa atin? Siya ang liwanag sa madilim na mundong ito. So ini-encourage po tayo ng Lord ng bawat isa sa atin ngayon. Muli't-muli, ini-encourage po tayo ng Lord. Kung dumadaan man kayo sa matinding kadiliman at mahirap na sitwasyon, huwag na huwag kang sumuko. Walang ibang tutulong sa iyo, kundi si Jesus lang. Ikaw ba ay may mabigat na problema? Ikaw ba ay naguguluhan, nangangailangan, magulo ang buhay at relasyon, o may karamdaman? Walang imposible sa Panginoon. Sinabi niya sa kanyang mga salita, meron bang mahirap sa akin?
may mahirap ba sa ating Panginoon na buhay at makapangyarihan sa lahat? Lahat ay kaya niyang gawin. Ang gawin lang po natin ay tumakbo sa ating Panginoon, sambahin siya, manalangin, purihin siya, basahin ang kanyang mga salita, at alalahanin ang kanyang mga pangako, dahil ang kanyang mga pangako ay totoo. Hinding-hindi nagsisinungaling ang ating Panginoon at hinding-hindi siya magsisinungaling. Hindi niya tayo bibiguin. At kung pakiramdam mo ay walang purpose ang iyong buhay at wala ng meaning ang iyong buhay, sa binasa po natin kanina, tayo po ay nabubuhay upang purihin, sambahin, luwalhatiin at paglingkuran ng ating Panginoon. Simulan mo sa pananalangin, sa paglapit sa Kanya sa bawat araw, sa pagpuri sa Kanya at sa pagbabasa ng Biblia araw-araw. Simulan po natin. Kung hindi po natin yung ginagawa, kailangan po natin gawin araw-araw, araw at gabi. Magbasa po tayo ng Biblia at makikita mo sa panahon ng sobrang pangangailangan, sa panahon ng sobrang kahirapan, sa panahon ng kadiliman, yung mga nabasa mong salita ng Panginoon, i-remind sa iyo ng banal na Espiritu, ang siya at ito, ang mga ito, ang magsisimbing tanglaw sa iyong dadaanan. Gaano ba kadilim ang iyong sitwasyon? Walang imposible kay Jesus. Walang madilim na sitwasyon na hindi niya kayang palitan ng liwanag. Sabi po ng John 1, verse 4, na sa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman at ilaw, ang ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Si Jesus po. Si Jesus ang liwanag sa dilim na kailanman ay hindi matatalo ng kaaway. Kilalanin mo siya. Kailangan mo siyang makilala. Basahin mo ang iyong Biblia. Kilalanin at mahalin mo siya ng buong puso. Amen po ba? Ito po ang salita ng Panginoon sa atin sa umagang ito. At dalangin ko po na nagbigay po ito ng kagaanan sa ating mga nararamdaman, anuman kahirap. Manampalataya po tayo sa Diyos. Walang imposible sa Kanya. Sa atin pong pagtatapos, tumayo po tayong lahat. At bilang pong tugon sa salitang narinig natin ngayon, awitin po natin yung awiting Behold Our God. At habang inaawit po natin ito, alalahanin po natin na totoo ang Diyos. Siya ang gumawa ng lahat ng yan, ng nilikha na ating nakikita. Awitin po natin dito ng buong puso at pagdideklara na ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay makapangyarihan at buhay. Bearing
po sa pananalangin. Meron ba dito po na mga dumadaan sa mahirap na yugto ng kanilang buhay? Merong mga bitbit-bitbit na mabibigat na problema o merong mga pangangailangan, financial, merong may sakit sa kanilang pamilya o merong problema sa kanilang mga anak, sa kanilang relasyon sa loob ng tahanan. O meron kayong isang pinagdadaanan na hindi nyo kayang ikwento dahil alam nyo na hindi kayo maunawaan at pakiramdam nyo ay napakadilim. Mananalangin po tayo sa umagang ito at maaari pong itaas lamang po ang kamay ng mga nais po makatanggap ng encouragement, ng liwanag ng Panginoon, ng pag-asa ng Panginoon, ng yakap ng Lord sa kung anumang bagay na kanyang pinagdadaanan. Hallelujah, Lord Jesus. Panginoon, alam po namin, Lord God, na Ikaw ay Diyos na tapakabuti, Panginoon. Alam niyo po ang mga pinagdadaanan ng iyong mga anak, Panginoon. Kahit kung minsan kami mismo ay hindi namin alam kung paano ikwento, paano ipaliwanag, Lord God, kung ano talaga yung bigat, ano yung hapdi, Lord, yung nararamdaman ng aming puso, kung gaano po pakiramdam, kung gaano po kadilim ang aming pakiramdam. Pero Ikaw alam mo lahat ng iyon, Lord God. At alam namin, Lord, na hindi niyo po kami pababayaan dahil nangako ka po sa iyong salita. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. At meron pong iba, Lord, na nakakaramdam ng matinding kalungkutan sa kanilang puso. Yung iba, alam nila kung bakit. Yung iba ay parang walang dahilan. Pero nandun yung sobrang kalungkutan na kanilang nararamdaman. Panginoon, sa araw na ito, sa oras na ito, kami ay umuyuko sa iyo at nagpapakumbaba. At sinasabi po namin, Lord, na hindi po namin kaya kung hindi mo po kami tutulungan. Kaya umihingi po kami ng tulong mo. Mahabag ka po sa amin. Lord, magliwanag ka po sa napakadilim, oh God. Lord, na pinagdadaanan ng bawat isa sa amin. Magbigay ka po ng pag-asa sa napakabigat na problema na bit-bit-bit-bit, oh God, ng mga iilan na nandito. Lord, Ikaw po ang mag-reconcile, oh Lord God, sa anong mga problema sa relasyon, Lord. Ikaw po ang mag-provide sa mga pangangailangan. Ikaw po ang magpagaling sa may mga karamdaman. Wala po kami ibang matatakbuhan kundi Ikaw lang, Lord, dahil ang hindi po kayang gawin ng tao. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Sa araw na ito, Lord God, Lord, ayaan niyo po na mabuhay, Lord, sa aming puso. Ang desire, oh God, na lalo ka pa pong makilala, Panginoon, kung gaano ka katibay, gaano ka katatag, kung gaano, Panginoon, na Ikaw ay aming matatakbuhan, maaasahan sa lahat ng oras, at kung paano hindi mo kami bibiguin. Lord, tulungan niyo nga po kami, Panginoon, na magkaroon, Panginoon, ng desire sa aming puso na magbasa ng iyong salita sa bawat araw at doon Ikaw ay makilala po namin ng lubusan. Magpakilala ka pa po sa amin, Lord God. Lord, ibalik niyo po, Panginoon, yung apoy ng unang pag-ibig. Kung mga iba man dito, Panginoon, ay medyo nahinto na po sa pagbabasa ng iyong salita dahil sa sobra pong kabisihan. But Lord, we pray, we ask for your grace na kahit, Lord, pagod, nandun, Panginoon, bigyan mo kami ng biyaya, Lord God, na hindi po namin palalampasin ng isang araw, na hindi po namin kukunin ng Biblia at hindi ko po kami magbabasa nito. Panginoon, Lord, Ikaw po ang maghari sa aming mga buhay. Hayaan niyo po na yung salita, Panginoon, ang siyang aming maging kalakasan at gabay sa bawat araw, Panginoon. Hallelujah, Lord. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isang nandito at uuwi kami, Lord God, ng may buong kagalakan at may encouragement at may kalakasan, panibagong kalakasan na nanggaling sa iyo. At pag-uwi namin sa aming mga bahay at sa bawat araw, alalahanin namin na magbabasa kami ng Biblia at kami ay mag-spend ng time para sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Lord. Itaas po natin lahat ang ating mga kamay. May the Lord bless you and may the Lord keep you. May the Lord let His face shine upon you and give you His peace. This is our prayer, O God. Sa pangalan ng aming Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, at sa pangalan ng Espiritu Santo. Amen and amen.
isang dumalo sa ating pong first service. Pagpalain po kayo ng Lord. At kung naisa pa pong dumalo, online man, or gusto nyo pa pong magstay para po sa second service, I welcome po ang bawat isa. So God bless us all.